dito sa isa natin viewers, boss, paano mag-set up ng isang powered speaker, dalawang speaker na hindi powered. So 5.2 ampli, tsaka subwoofer, W-Box, Kibler, 735, paano at set up sa mixer Yamaha. So ito, idol, ang ating mixer. Ano? So kung gumagamit man tayo, idol, ng powered speakers, so hindi na natin kailangan ng amplifier yan. So gumagamit man tayo ng amplifier katulad nito, so dalawa or isa. So halimbawa, may isa tayong powered speaker, mayroon naman tayong speaker, ano, so kailangan natin ng amplifier. So dito sa ating main output, idol, ng ating mixer, so meron tayo ditong main output, PL jack, meron naman tayo ditong auxiliary, at saka phone. So kung tatlo ang paggamitan natin, pwede. So itong phone, madalas na ginagamit ito sa monitored speaker. So pwede naman natin ito magamit sa ating pang-midi. So ito lang, idol, kung mixer lang ang gamit natin, so ang pinaka-auxiliary, idol, pwede natin ito magamit sa ating pang-low, no? So halimbawa niyan, may W-box kayo. W-box ay gagamitin niyo sa inyong pang-low, so auxiliary ang gagamitin natin dito na output. So kung mayroon naman kayong powered speaker, so katulad ng sinabi nyo, so itong main output ang gagamitin natin sa ating main output para sa ating powered speaker. So ang ating powered speaker, hindi na natin kailangan ng amplifier dyan. So dahil may built-in amplifier na po yan. So ganito lang, idol, ang connection natin. So halimbawa, mga idol, yung ating powered speaker ay ang input ay RC jack, ano? So katulad nito, ang gagamitin natin na connector, dual 6.35 to dual RC jack. So para left and right channel lang ating powered speaker, mayroong input. So ito, idol, ganito lang gagawin natin. Main output lang tayo dito sa ating mixer. So itong dulo ng dual RC, idol, ito yung input natin sa ating powered speaker. At kung ang inyong W-box, idol, gagamitin nyo, no, sa ating pang-low, so gagamit tayo din yung isang amplifier. So gagamitin lang natin dito, idol, itong auxiliary. So pwede natin magamit yan. So gagamitin natin ang connector dito, itong single 6.35 to dual RCA jack. So dahil yung inyong amplifier ay RCA jack input. So katulad nito, auxiliary output lang tayo dito. So single lang gagamitin natin dito, idol, para sa ating auxiliary output. So gagamitin natin ito sa ating pang-low. So halimbawa, ito yung pinaka-dual RCA niya. Kung isang amplifier ang gagamitin natin, i-input natin ito sa ating isang amplifier. So, selector input lang din. So, katulad yan, idol, ano? Itong ating main output, ginamit natin sa ating powered speaker. So, ito namang auxiliary, gagamitin naman natin sa ating low o sa ating W-box na may isang amplifier. So, pa kayong isang amplifier, idol, pwede naman itong phone. So, kung mayroon pa kayong record out dito, pwede naman gagamitin natin ito sa isa nating amplifier pa. So, ito lang din gagamitin natin ang connector, katulad ng ginamit natin dito sa ating auxiliary. So, ito, single 6.35 to dual RCA jack. So, mag-output lang tayo dito. So, halimbawa, gagamit tayo ng isa pang amplifier. So, input lang din natin, katulad ng pag-input natin dito sa isa nating amplifier. So, kung halimbawa, auxiliary lang at saka main output ang gagamitin natin, itong main output para sa ating powered speaker at saka itong auxiliary para sa ating isang amplifier na gagamitin natin sa ating pang-low. Naka-volume natin dito, idol, lalo pag ang gamit natin ay auxiliary at saka main output. So kung ang source natin ay dito tayo naka-input sa ating 6 and 7, so dito sa stereo input natin ng ating mixer, so ang pinaka-feeder nito, idol, ito at saka pinaka-main volume nito, dito yan, dito ang connection yan sa ating main output, katulad nito. So pag binolume natin dito ang main volume at saka itong source natin, dito naka-input, so tutunog yung main output. So ang auxiliary, walang tunog yan. So ang gagawin lang natin dyan, itong auxiliary, dapat naka-volume ito. Ayan, so itong control nyan, itong auxiliary at saka yung pinaka-main auxiliary natin. So dapat naka-volume itong volume niya o yung pinaka-tone control niya para magkaroon ng output itong ating auxiliary output. So halimbawa, nag-volume tayo dito sa ating feeder. So ang pinaka-connection nito, idol, o magkaroon ng signal itong main output. Ayan. So pag nag-volume tayo dito, so yung powered speaker natin ang mayroong signal. So pag nag-volume naman tayo dito, dito sa ating auxiliary, at saka dito sa main volume, saka na lalabas yung signal dito sa ating auxiliary. Ayan. So pwedeng-pwede natin magawa yan, idol. Pwede natin mapahinaan yung ating pang-low. Pwede naman natin mapahinaan yung ating pang-mid-high. Gamitin natin sa ating powered speaker. So kung may mixer kayo, idol, po, try nyo para masubukan nyo rin kung ano itong control natin, itong auxiliary, ito dalawa, kasi itong pinaka main volume ng ating auxiliary, ito naman yung pinaka main volume sa ating feeder.
So, ganun lang idol, madali lang masundan ito o madali lang masetup yung ganyang connection natin. So, kung gamit naman natin itong phone idol, ito naman ang pinaka-volume niyan, itong phone. So, may sarili din siyang control. So, pwede tayo umangat dito. Ayan. So, pag inangat natin, saka na magkaroon ng output itong ating phone. So, ganun lang siya idol, ano? Auxiliary, ito lang. So, ang phone natin, basta nakaangat itong main volume, tutunog na rin itong phone natin basta nakaangat din to.